Mga inilagay na artificial reef sa dagat na sakop ng Calatagan, Batangas, tirahan na ng iba't ibang marine life. Silipin yan sa report ni Mark Lavaro. Isa-isang sumisid ang mga volunteer divers ng Calatagan Coral Monitoring Team sa dagat na sakop ng Barangay Santa Ana, Barangay Tanagan at Barangay Hukay sa Calatagan, Batangas. Ito ay upang i-monitor ang estado ng mga corals sa mga artificial reef doon. Katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office, matagumpay na naisagawa ang coral monitoring sa mga coastal areas. Iba-iba sila ng resulta. Like in Santa Ana, mataas yung coverage ng buhay na corals. In Tanagan, may part na bumaba yung coral reef growth kasi may mga problems silang kinaharap. But in Barangay Hukay, very successful after 3 years ng paghuhulog o pag-deploy ng mga artificial habitats. Layon kasi nilang malaman ang panibagong estado ng mga corals sa loob at labas ng artificial reef. Kabilang na ang mga coral covered, fish indicators at maging ang mga invertebrates sa dagat. Matatanda ang 2018 nang ilagay sa mga baybaying dagat ang mga artificial reef mula sa Sustainable Coral Reef Ecosystem Management Project ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Normally dapat annual siya para may continuous updating ng kung ano nangyayari dun sa corals, kung siya ba ay nababawasan o lumalaki ba yung corals, dumadami ba yung isda, dumadami ba yung mga indicator fish. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog.